So ayan, good morning mga kapatid, no? Ngayong umaga po magmamasilya po tayo ng pintuan na ginagawa natin mga kamugil. Pero bago ang lahat mga kamugil, kung kayo po'y bago pa lamang po sa akin channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe at i-like na rin po ang videos pag nagugustuhan. At i-hit niyo po mga kamugil yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen para po magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin tulad dito. So ngayong umaga mga kamugil is babatakan na natin yung pintuan na pre-repair natin kahapon. So paint varnishing ito mga kamugil. So papakita ko lang sa inyo mga kamugil kung paano magbatak at saka ano yung mga pamamaraan mga kamugil kung hindi ka pa marunong mag mix dito sa palitan ng hardener or tumpulitap natin, tumbody filler natin kasi mahirap po mga kamungkil. So papakita ko sa inyo mga kamungkil kung paano magpahit at paano magtimpla na hindi ginagamit to at napakadali lang po. So ayan po mga kamungkil, ay ginagamit natin is body filler, pulley top para po sa plywood natin. Tapos may hardener. Pag bumibili po kayo ng body filler mga kamungkil, kasali na po to yung hardener. So ang pinakaunang gagawin mga kamungkil pag nagbabatak, kukuha tayo ng hardener. At saka kadalasan yung nakikita mga kamungkil is dito nilalagay. Talaga, dito yan tinitimpla. Tapos yung pagkalagay ng hardener mga kamungkil, patak-patak lang yan, kunti-kunti lang. Pero hindi masyadong maliit mga kamungkil kasi pag maliit lang yung hardener na nilalagay mo, pwedeng hindi yan titigas. Huwag din maraming masyado yung hardener mga kamungkil kasi pag maraming masyado, pwedeng hindi mo maipahid lahat yan, titigas yan, so matatapon lang. So tamang-tama lang po mga kamungkil, kontrolin nyo ang paglagay ng body filler at saka kontrolin patak lang din ang lagay ng hardener. So mostly po mga kamungkil, nakikita natin sa mga tutorial, lalo na pagdating sa pintura, ganito yung ginagawa nila ng pagmasa, timpla ng body filler. Dito tinitimpla sa palita. Kaso lang mga kamungkil, lalo na sa mga bagong gustong matuto ng pamimintura, pag nagpra-practice kayo nito, mahirap po ito. Unang-una po, pag gusto nyo subukan ito, na-experience ko na din to. Pag ganyan mo ng palita, nalalaglag minsan yung body filler kasi malapo to. So ang diskarte dyan mga kamungkil lang hindi malalaglag. Kaya yung nalalaglag kasi ito yung pinababa mo. Ito. Ito na part to. Dapat yung gagawin mga kamungkil, pag lapat nitong isa, itong nasa kaliwang kamay ko yung hihilain mo pataas. Steady lang to. Para hindi yan malalaglag. Kasi pag itong nasa kanan kong kamay mga kamungkil yung pinapababa mo, pwedeng malaglag yan. So steady lang to pag lapat ng ganan, tapos hilain mo to. Kuha mga kamungkil, steady lang ganyan, hilain tong sa taas. Oh, so ganyan lang mga kamungkil ha. Steady, hilain na sa taas, tapos balik uli, halukayin. So ganyan lang mga kamungkil, yung pagtimpla. Sa pagpahid naman mga kamungkil, ito lang yan. Nakikita niyo mga kamungkil, hanapin niyo yung mga part na malalim-lalim. Sa pagpahid mga kamungkil, hindi pwedeng pa-strip lang lahat. Kasi mangyayari dyan mga kamungkil, pwedeng magkanto-kanto ang bawat gilid. So mahirapan kang mag-clean. So ang pagpahid mga kamungkil, una dito sa gilid. Paikot ng ganyan mga kamungkil. Paikot ng ganyan. Hanggang sa maubos yung body filler na nasa palita mo. Yan. Paikot ng ganyan mga kamungkil. So medyo liter sa iyong pagkapahid. Para po, hindi magkakanto-kanto yung gilid. So tingnan nyo mga kamungkil ha. Yan. So medyo liter sa iyong pagpahid mga kamungkil. So nakikita nyo mga kamungkil, walang kanto-kanto sa gilid. Kung may mga kanto-kanto mga kamungkil na hindi maiwasan kasi nag-practice na tayo, ulitin nyo. Para po matuto tayo. Kasi sa pagkakanan mga kamungkil, dyan tayo natuto po. Leksyon sa atin yan. Realidad talaga yan sa buhay ng tao. Pag hindi nagkakamali, hindi natututo. So,
So, yan ang mga kamungkila. Nakikita niyo ang pagpahit. Parang palitir din siya. So, yan. Makinis na siya. So, ngayon mga kamungkil, ang problema, hindi ko talaga kaya kamungkil na mag-impla doon sa palita kasi naaabutan ako ng natitigas naman siya. Hindi ko pa napapanig kasi hindi pa masyado nahalo. May diskarte dyan mga kamungkil, tuturuan ko din kayo kung paano. Tuturuan ko kayo mga kamungkil na hindi magtimpla dito. Merong diskarte dyan. So, ginagawa ko po itong channel na ito mga kamungkil. Para po, makatulong tayo, makabigay tayo ng konting kaalaman o dagdag kaalaman sa mga tao gusto pang matuto mga kamungkil. So, lahat ng mga natutunan ko mga kamungkil, pinaghirapan ko din ito dati. Lahat ng naabot ko, pinaghirapan ko din po. Marami din pong pagkakataon na nabubuling ako sa trabaho. Pero okay lang, ika nga na sinasabi ko, part na yan ng buhay, ang pagkakamali, bago ka maging matuto sa buhay. So, papakita ko sa inyo mga kamungkil, yung hindi magmasa dito, para po hindi kayo mahihirapan. Yan, lipat natin mga kamungkila, mahirap mag-vlog kung walang videographer, lalo na hanggang dito. Pasensya na mga kamungkil. Ngayon mga kamungkil, mahihirapan kayong magtimpla dito sa palitan na to kasi maliit. Minsan nahuhulog, minsan tumitigas na lang, hindi pa napapahid kasi hindi pa nahalo ng maayos. So ayan, papakita ko na sa inyo mga kamungkil. At laging tandaan mga kamungkil, bago magpahid dito, dapat malinis yung palitan natin. Kasi pag may tumitigas-tigas na konti dito mga kamungkil, at napapahid mo yan, maaaring magmarking yan, magkaroon ng awang yung pinabahid mo. So tulad nito mga kamungkil, yung ginagamit ko kasing body filler mga kamungkil, use na to. Hindi natakpan ng maayos, kaya maraming nagbabubbles-bubbles sa loob. Pero diniskarte ko na lang mga kamungkil, yung magpa-plane nito, yung pati na lang natin. So lilihain ko to, yung mga nabubutas-butas, yun yung papatihan na lang natin. Pero kung bago ito mga kamungkil, pwede din ako magpati. Friction up. Kasi wala namang parang nabubutas-butas. So ito na mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung paano magtimpla sa ng body filler na hindi ito ginagamit, hindi dito nakalagay. Kuha lang kayo ng body filler mga kamungkil. Kung may mga plywood kayo o plain sheet dyan sa inyong bahay na malapad-lapad, pwede nyo gamitin yan. Pero dito sa ituturo ko sa inyo mga kamungkil, kasi nandito na to, dito ko na lang lalagay. Kukuha kayo ng body filler, lagay nyo dyan. Ayan. Pag nag-practice kayo, sa umpisa, huwag nyo munang damihan. Unti-unti lang. Tapos patakan nyo ng tinatawag nating hardener. Itong hardener mga kamungkil, ito yung magpapatigas sa body filler natin. Pag wala to, hindi titigas yung body filler. Yan. Napatakan mo na yan. So para hindi po kayo mahirapan, dito kayo magmasa, magtimpla. Ganyan ng mga kamungkil oh. Oh, napakadali ng mga kamungkil. So may diskarte kung hindi ka marunong dito magtimpla. So pwedeng sa mga plywood, plain sheet, kumuha kayo ng mga malilinis na malalapad na gamit, pwede kayo doon magtimpla. So ganyan lang, oh, napakadali lang magtimpla. So ngayon, kukunin mo na yan. Sa pamamagitan nito, lilipat mo na dito para na mapahid mo ng maayos. Yan. So yan. Halimbawa po mga kamungkil, ganito kalapad yung mamasilihan nyo at gusto nyong magmadali, lalo na pakyawan, may diskarte dyan mga kamungkil na hindi ito ang gagamitin natin para mas malaki yung mas mabilis natin mamasilihan ng isang bagay. Tulad nito mga kamungkil. Tingnan nyo mga kamungkil ha. Yan. Gagamit nito tayo ngayon mga kamungkil. Tinatawag ko itong kalis. Hindi lang sa pagpipinising, gumagamit ako ng kalis. Pwede din dito sa pagmamasilya. So didiin nyo lang mga kamungkil kasi mataas to. So mas malaki yung matrabaho natin sa buong araw. Yan.
So yan mga kamungkil. So sana po may natutunan kayo mga kamungkil ha, kung paano magpahid at ano yung gagawin pag hindi pa kayo marunong magtimpla sa palitan ng body peeler. Ayan, good morning mga kamungkil, no? So, bali natigil tayo dun sa pagpipitura natin ng pinto mga kamungkil kasi po naghanap tayo ng mga gutter sa isang customer natin, sa isang project natin dun. So, dito ko siya dinala. So, sa mga nagtatanong mga kamungkil, no? Dito sa kanila, mano-mano lang. Ito, hindi katulad nung unang pinakita ko sa inyo na masin yung ginagamit sa pag-building. Pero dito mga kamungkil, mano-mano lang, pero parang machine din ang quality. Kasi wala pa yung mga machine mga kamungkil, itong mano-mano lang yung sumikat sa atin dito sa Pilipinas noon, wala pang mga machine. Pero yung quality dito mga kamungkil, para ding machine yung gawa nila. Saka makamura kayo dito mga kamungkil. Sa mga nagtatanong po, mga ka-idol, may pagawaan dito sa Bunawan po, pwede nyong puntahan o pwede nyo akong i-message at nang matulungan ko kayo. So, pangalan ng ano nila, kung kayo na mismo pumunta is, ano? Bruce Lee Sasing. Sasing po yung nakalagay na pangalan ng ano nila dito, kumpanya. Maliit na siya mga kamungkil. Medyo hindi ka pansin-pansin, pero pagpasukin mo dito, may pakuhaan dito. So, ayan po yung pangalan ng kamungkil. So, Bruce Lee Sasing po. Onion Galbastil. So, pwede nyo akong i-message mga kamungkil sa mga nagtatanong at nang maturuan ko at matulungan ko kayo. O, kayo na mismo yung pumunta dito sa Bunawan po, Davao City, sa 54. Katabi nito ay nasa gilid dito mga kamungkil, isang junk shop po, maliit na junk shop. Tapos, bago kayo na makaabot dito, dadaan kayo muna ng Sibana Iglesia. Pag nakarating ng Sibana Iglesia, tuloy-tuloy lang, o pwede kayo magtanong kung saan yung nagbibint ng mga color dito sa Bunawan. Yan, tuturuan kayo yan. O, pwede din kayong mag-message sa akin, yung mga nagtatanong, i-message nyo ako para maturuan ko po kayo. So, yan lang mga kamungkil, no? Once again, Mungkil in the Vlog.